Hello everybody! Welcome to my channel! Kamusta na po kayo? Matagal na po ako hindi nakakapag-vlog dahil sa trabaho. Ngayon po ay Shabbat, kaya nakapagpahinga ako ngayon. Shabbat Shalom. At ang paligid ko po ay tahimik. Wala po akong naririnig na bomba, mga pagsabog. Noong mga nakaraang dalawang linggo po ay nakakarinig ako ng mga pagsabog after na makuha si Noah yung hostage. At masaya ako na nakaligtas siya. Tagal na nun. At may kasama siyang tatlong Israeli din na nakaligtas. Si Noah is half Chinese, half Israeli. And then, anyway, may iba po tayo. Ang ating pong topic ngayon ay tungkol sa mga pagsubok na pinagdadaanan ng mga hotel workers. Alam ko, hindi lang ako nakakaranas nito. At sigurado ako sa ibang mga hotel na na-assign ng mga Pilipino. Dito sa hotel ko, maraming pagsubok akong pinagdaanan dito. Pagdating sa mga gamit na naiiwan ng guests, hindi lang sa mga gamit, pati sa mga ugali ng guests. Parang hindi ko alam kung pinadala siya para subukin ako. Maraming ganon. Pero mahirap magpanggap na mabait ka. Kumbaga, nandun pa rin yung professionalism, pero kailangan dumadating din yung time na maging ano rin, yung pakita mo rin na nagagalit ka, hindi pwedeng palagi kang mabait. Yan. Ngayon, yung pagsubok na yon ay, bali, itong latest, kasi marami na, hindi ko na may kikwento, marami. Itong latest ay tatlong klaseng pagsubok. Yung una, nasa room 3 ako, sabi ng supervisor ko, kasi dapat talagang kumakatok sa pintuan ay ang security. Nauna siyang kumatok doon. At kumatok siya doon sa room 1. At may nakita siyang bagay doon. Sinabi niya sa akin na may naiwan doon. Kunin ko na lang. Ako hindi naman niya kailangan sabihan na kunin or ano. Rules na rules na yun. Rules is rules. Na kapag may nakuha kaming gamit, ilalagay sa plastic na may tatak ng hotel. At isusulat doon sa papel na may tatak na hotel din na kalagay ang date, room number, ano yung bagay na nakuha, at sino yung housekeeper na nakakuha. And kung kaya mong bumaba within the time, bumaba ka papunta sa security para sa reception para isurrender yung bagay na yun, ay bumaba ka. Pero hindi ako nakababa noon dahil ang dami kong check-out. Napakarami kong check-out. Nagra-rush talaga ako. Parang yung katawan ko ay hindi nag-a-accept ng mga disturbance. Kailangan talagang focus. Napakaraming gawa nun. Ginalagay ko muna siya sa plastic ng hotel. Hindi ko muna sinulatan. At ganun po yung rules ko. Meron po kasi kami tinatawag na CDOR or program. Yung po ay hard copy. Nandun lahat ang pangalan ng room. Nakasulat po ng number ng room. Sorry. And then, anong oras aalis at mag-a-arrive ang guest. Kung arrival ba siya o departure. Nung nakuha ko yung charger na yun sa room 1, sinulat ko dun sa tapat na charger. May nakuha akong charger. Pero yun ay para maisulat ko dun sa plastic after work para hindi ko makalimutan. Yun. Ngayon, nilagay ko siya sa plastic. Nilagay ko dun sa aking mid cart sa loob para hindi mawala. Sobrang busy ko sa dahil dami ko ng checkout. Nakauwi na ako. At naalala ko na meron pala akong isang surrender. Hindi ko pa na-surrender na sa big card ko. Pero pinasok ko na sa pantry ko. Kinabukasan, nawala yung plastic na yon. At nag-message ako sa group namin na nawawala yung plastic na dapat isusurrender ko na umaga dahil nakalimutan ko. Sumagot yung supervisor ko na sinabi niya daw dun sa security na kunin dun sa card ko. At yun. Ayokong isipin ng security na kinuha ko at hindi ko sinirender. Kaya nung nakita ko yung security, tinanong ko siya kung nakuha na niya. Nabi ko sa kanya na forget ko. Nag-thank you siya sa akin. Gusto ko lang siguraduhin. Hindi pwedeng pwede na. Pagdating sa mga ganyan, siguraduhin kung kanino mo sinirender. Ipaalam sa kanila na hindi mo kinuha yun. Kinuha mo yun para isurrender. Tapos, kinabukasan, meron akong room na pinagtulungan pa nga namin tatlo yun, ni Trill at ni Ice. Shoutout sa kanilang dalawa.
Ako na una noon, sabi ko sa kanila, nagtulungan pa kami sa second floor na niya. Una na ako sa fourth floor kasi kailangan ko matanggal na yung mga basura kasi balagan. Ang naka-check-in dun ay lasing. Bali, hindi ko yun malinis-linis. Tatlong beses na pumunta doon ang security. Nagtataka ako bakit palaging pumunta yung security. Eh, may tulog pala doon, hindi ko alam. Pagpasok ko, sabi ko, oh my God, kasi nakita ko balagan. Yung pala may nakahiga pa doon, hubad na lalaki na lasing. Pero nakashirt naman siya. Naisip ko na, bakit ganun? Hindi siya umaalis, mag-isa lang siya doon. Eh, ang daming mga nakipag-uinuman sa kanya. Pasubok ba? Hindi natin alam, baka actor lang yun. Dinadramahan lang ako. Naintindihan ko yung aking ano, kung nakalabas na nakalabas na. Kaya nauna na ako kay Aynan at kay Trill. Pagpunta ko doon, nakakita ko ng charger. Bago pa yung charger, may lalagyan pa siya. At yung charger ay naka-fold pa na mayroon pang ano, yung wire. Hindi pa siya na, talagang nagagamit. At merong isa naman na merong adapter. And then may cord nakabukod doon, nakahalo sa mga nagkalat na mga pinag-inuman ng alak. Alam niyo po ba na minsan sinusubukan ng housekeeper na tingnan ko nga ito kung isosori niya dahil yung guest ay lasing. Yung isipin nilang sasamantalayin ng housekeeper ang kahinaan ng guest kahit lasing. Hindi yun. Yung ginawa ko, nilagay ko lahat sa plastic yun. Yun, tapos, sinirender ko na siya. Kaya yun ay iniisip ko, pagsubok yun. Very impossible na maiwanan yun ng guest lahat. Ang dami-dami nun. Sino mga nakaraan noon, ang dami pagsubok din sa akin, mga lalahas pa eh. Yun. Tapos nung isa ko pang karanasan naglilinis ako, meron po kasing lalagyan kami ng amenities, yung mga shampoo, doon sa CR, yung parang tray na kulay black. Nung kasi tinatanggal ko yun eh, kapag madumi, punasan. Pag ganun ko sa ilalim, may nakalagay. Kaya ako nagtataka doon, sabi ko, baka naman pain lang ito. Ganto kalaking ikaw, ginto. Yun, sinurrender ko yun. Yun yung araw lang na nakuha ko. And then, kahapon ang matindi. Yun naman ay hindi ko fault ni guess yun. Pero, bago ko yun kunin, nagkaroon ako ng, ano po, alam niyo po ba yung simpatya, yung pakiramdam, kakaiba. Sabi ko, ano kaya ito? Baka ito ay ano. Kasi, nakating ilong ko. Excuse me. Kasi yung ano po, yung big cart namin. May big cart kami na tayong tinutulak namin yung parang kariton. Pero maganda. May nakalagay akong tissue doon. After lunch, umakit ako. Nakita ko, may nakapatong na plastic na may tatak na dong. Gong ba yan? Gong. Pagtingin ko, puro plastic na basura ang nasa loob. Di ano yung tink ko? Hindi ko na hinaguhulugog pa yung loob. Basta puro basura yung laman. Ay ko, ano ba ito? Ba't ito pa nilagay ito sa cart ko? Sino kaya naglagay nito? Sabi ko, di kumuha ako ng plastic. Nilagay ko sa black plastic yon. Nasa 11 pa ako nun. At kailangan ko kasing linisin yung dalawang checkout dun bago ako bumaba. At bababa ba ako sa third floor. Ngayon, syempre, nandun na sa plastic ng 11th floor na basurahan yon. Bumaba ako sa 3rd floor. Siyempre, may mga basura akong nakuha doon. Di sama-sama na. Pero yung plastic, hindi ko tinaktak. Pinasok ko na agad doon. And then, nagulat niya ako sa babayan. Laka-laka ng katawan niya eh. May, ano yun eh. Before pa nun, yung isa kasama ko, si Eva, nag-message sa akin, ate, nagpapalinis na yung 1102. Yun, sabi ko, eh bakit magpapalinis siya? Ay aalis din yan ngayon. Dubli trabaho ang gagawin ko niyan. Sabi ni Eva, oo nga ate, huwag mo na muna linisin. Eh wala kasi dito supervisor at housekeeping manager eh. O sige, nakita ko sa akin si Dor, sa aking hard copy na VIP siya. Kaya habang may tao pa yung checkout ko,
nilinis ko siya na parang check out. Talagang linis na linis yun. Di bali na, tawad na lang yun. Parang pre ko na sa kanya. Kasi VIP. Baka tinitisting ako. Nung nililinis ko na, hindi ko alam, baka pagsubok, aabangan ko na lang kung ano yung next. Nung nililinis ko na, alam niyo po ba, kung very important person ka, professional ka dapat gumamit na room. Pero dun sa mga style ng kanyang pagkakalat, ay parang sinadya. Yung mga towel nasa sahig, tapos may nilalagay kami mga bilog-bilog, kinalat. Tapos sabi ko, ba't ganito ang style ng pagkakalat niya? Parang sinadya. Tapos yung tissue, wala na. Yung mga bagay na napuna kong yun, pinunan ko lahat yun. Tapos, inayos ko yung, kinakabahan nga ako eh. Parang, pinaparamdam sa akin ng Panginoon na, you are under tested. Parang sinusubukan ka. Kinakabahan ako sa ganun eh. Parang may nagbubulong sa akin na, anghel or Panginoon na, sinusubukan ka. Yun, tapos, inayos ko yung, salang ko pa nung, yung sheet na pang cover sa kama eh. Pagtingin ko eh, ano ba to? Alam niyo po ba yung tela ay parang ang nipis? Di syempre, titingnan ng guest, akala dumi yun, hindi. Tinanggal ko na naman. Na, parang naano yung oras ko dun. Tapos nung nakita ko pati sahig, bakit ang dumi? Parang sinadya na talaga. Di ang ginawa ko, binakyum ko muna, tapos minap ko pa yung esponja ba? Pero map lang ginawa ko. Hanggang sa nalinis ko na yon. After lunch. And then, nung nalinis ko na, nagtawag sa akin ng supervisor ko na yun siya, hindi yung mag-check out. Kaya, tama lang na ginawa ko. Stay over yun. Pagbaba ko ng third floor, nilinis ko na doon yung check out. Pagbalik ko, nagulat ako. May lumabaing nagpakita sa akin black beauty, malaking katawan. Sexy siya. Sabi niya, Miss, did you see something in your, pinatong daw siya doon. Sabi ko, yeah, but I put in the trash, in the garbage. Sabi ko, ganun. Sabi niya, I think, nailagay ko doon yung, hindi ko alam kung quintas ba, breast, o hikaw na, napasama daw doon. Eh, syempre, running time na ako, mag-aalas stress na, ang dami ko pang gagawin. Isipin mo, maghahanap ako nang nawawala ng digas na basurahan. Di, yung dalawang basura sa aking floor, binuksan ko lahat dun. Wala dun yung plastic na yun. Wala rin dun sa cart ko. Dalawa kasi ang tiniting ko dun sa babae eh. Mamaya, strange person siya. Pag umalis ako sa area ko, may anong gawin niya. Dahil sa pagmamadali ko, bababa na sana ako sa third floor. Hindi ko pa nasara yung stay over ko na nililinis. Hindi ko pa, ay patay. Kailang malinis ko. Ay, ano pa naman yun? Kumbaga, anak ng taga rito na masugatan na nakipaglaban. Nasa ospital anak nila. Ay mamaya kalaban yun. Yun ang nasa utak ko. Di sinara ko yung pinto muna. Kasi hindi mo pwedeng iwanan yung pintong bukas eh. Nabababa ako. Di sinara ko yung pinto. Tapos bumaba ako sa ikatlong palapag. Ay salamat sabi ko. Kasi doon sa guest, ma'am, kung makuha na ng garbage collector, mahirapan ako ma'am. Sabi ko ganun. Sabi niya okay lang kung sana mahanap mo. Gusto mo samahan kita? Sabi niya ganun. Kasi kung sasama pa siya, tatagal kami. Ipagpunta ko dun sa ikatlong palapag. Ay, salamat nandun yung basurahan. Di binuksan ko nandun nga. Di hindi ko muna siya tinignan kung nandun talaga. Pagtingin ko, basura naman eh. Wala namang ditong alahas. Nilagay ko ulit sa cart ko. Hindi ko agad ibinaba yun. Or sabi ng babae, dito ang sampung room mo. Nalimutan ko pa yung room niya. Basta sabi niya, dalawang number na may zero yung room number niya eh. Tinuro niya sa area niyon. Di ginamit ko na lang yung common sense ko. Sabi ko, yun lang naman nakachigin sa dulo na yun. Ang mga katabi niyang room ay mga vacant. Baka yun ang room niya. Hindi ako makasigurado. Kaya, ang ginawa ko, pinato ko yung pinto, wala bubukas. Ay wala siguro siya kasi nakapang swimming pool. Ano siya, baka naligo. And then, nilagay ko muna sa cart ko. Hinihintay ko dumating siya. Natapos na ako doon sa floor ko na wala pa rin siya.
Ngayon hanggang sa tapusin ko na yung ginagawa ko sa ikatlong palapag. Nung pauwi na ako, muntik ko na uling makalimutan na isori ko na ang aking MasterCard. Patay may gamit nga palang pinapahalap yung babae. Tininom ko yung plastic na yun na nakuha ko sa basurahan at inisa-isa ko. Ay, ito nga! Naka-plastic pa po siya na manipis. Parang papel, pero plastic. Tapos naka-tape. Pag ganun ko, may mga parang kwinta sa loob. Mamaya mamahaling gold yun. Naku po, madadali ako. Kasi po doon sa room na yun, minsan doon po nag-i-stay yung aking pinakamataas na boss. Kaya naisip ko baka pinadala lang yun doon o tinisting ako. Takot ako eh, pag ganun. Ramdam ko kasi, nakakaramdam ako ng ano, parang sinubok ako. Tapos yun, di bumaba ako, sabihin ko kaya sa professor ko, sabi ko, ay wag na, mamaya hindi niya pa ito ibalik. Sabi ko ganun. Ang ginawa ko, pumunta na ako diretso sa ano, sa security sa baba. Yung reception ang nakausap ko, sabi ng babae, ay yan yung hinasabi ng babaeng ano, o siguro nakalimutan ko ang number, sabi, ano ba number, sinabi niya sa akin, tama ako, yun nga yung room number pala. Tuwang-tuwa ako, panoorin niyo po itong video na to, kung paano ko ginawa yun. Nakakatakot din, kasi sa pag nagkamali ka, di ba? Pero hanggat maaari, rules is rules, bagay na hindi sa'yo. Hindi sa'yo. Kasi kung ako'y naging isang talagang hindi nag-interest ako doon, papalabas ko na ano eh. Ay ma'am, natapon, hindi ko na po makita. Pero ang totoo, nakuha ko siya. O, di ba? Kumbaga, sa isang nag-i-interest sa bagay na hindi kanya, kahit nakuha mo yun, hindi mo nasasabihin sa guest na, ay, nakuha ko. Hindi mo nasasabihin ganun. Sabi mo na, hindi mo na alam. O, di ba? Siguro, case-to-case basis na inadya din ng Diyos na hindi mo nakuha ng garbage collector ang mga basura ng time na yun. Kaya nakuha ko siya. O, di ba? Ang saya-saya ko, kaya ang sarap ng tulog ko. Anyway, panoorin niyo po ito. Hello guys! Welcome to my channel! Hanggang saan ba susubukin ang pagiging katapatan ng isang hotel housekeeper? Siyempre, minsan natutokso tayo. Pero itong pagsubok na to sa akin ay kakaiba. Meron kasing guest na nagpapinatong niya itong plastic dito. Puro basura ang ibabaw. Siyempre, after eating, tinapong ko siya. Daladala ko yung basura hanggang third floor. Ngayon, hindi ko matandaan kung saan ko tinapon. Sabi niyang guest, kung nakita ko daw yung plastic na ito dito, sabi ko, oo, tinapon ko na. Daladala ko sa third floor, naglinis ako doon. Sabi ko, baka na-pick up na ng garbage collector. Sabi niya, pag nakita mo lang ha, gusto mo samahan kita. Sabi niya, tingin ko nandun yung earrings and necklace ko. Ngayon, sinabi niya sa akin, sa 11th floor yung room na yan, nalimutan ko kung anong room number. Ngayon, kailangan kong balikan to. Black beauty yung babae. Kinakabahan niya ako kanina. Ngayon, tinignan ko siya. Meron nga. Kaya kailangan makabalik ako. Kailangan maisauli ko ito ngayon bago ako umuwi ng bahay. Hindi ako uuwi. Or kung hindi man, ire-report ko sa kabala to. Kasi di ko matandaan ang room number niya. Akit ako ngayon. Katukin ko. Ang pagkakaan, intindi ko ay 1102. Kasi yun lang naman. Ay VIP pa naman ito. Pagtahan ko ngayon. Ay wala akong MasterCard. Magkakatok ako ngayon dun. Ay sana nandun siya. Alam yung guys ko na pick up ito. Matapon na to sa basurahan. Mahirap na hanapin. Nakita ko to pero hindi ko malaman kung anong room number niya. Kailangan personal ko makuha. May bayad sa kanya. Naisurrender ko ng MasterCard ko. Nakakapa ko, meron plastic na nakasarado. Alam niyo dyan sa floor ko, maraming pagsubo. Meshek! Saan nandito siya? Housekeeper! Pag hindi, baka naliligo pa siya. Ang gagawin kong corrective action nito ay dadalhin ko sa kabala. I-re-report ko yung pangyayari. Wala eh.
Meshek. Mamaya pa naman ako uuwi. Mga bacon kasi ito, hindi pwedeng dito yun eh. Mga bacon room ito. Pabibis pa lang niya. Imposible. Basta dito siya nagturo eh. Bababa ako sa kabala. Tingnan ko kung kailan siya mag-check out. Kailangan malaman ko ito. Ay baka ginto. Tuyari ako. Gintong kayamanan ni Tarzan. VIP to. Check out na sana siya. Ngayon, baka check out ito. Check out niya bukas. Kailangan ito ma... Ah, hindi pala ito. Check out niya ngayon. Bukas. Kailangan may report ko sa kabala to. Kailangan ko bumaba na. Kasi wala akong master card. Teka, imamartis ko sa inyo. Ito yon. Ito yan. Puro basura yan. Naisama niya dyan. Tapos ito yon nakita ko. Yan. Puno pa siya. Gong ang tatak. Nakakapa ako merong ano, may alaha sa loob. Practice niya. Sinubukan ako kung anong gagawin ko. Ay, hindi ko ma... I forgot the room number. Kailangan ko sa lobby na. Para mabis na ako. Hindi ako makakatulog nito. Naglilinis ako ng pantry ko eh. Ang kakausapin ko dito yung security. Ayan, gong, basurahan. Siyempre na-excite siya siguro mag-swimming. Naitapon niya. Doon niya pinato. O, taka naman, ba't doon niya nilagay sa aking cart? Diba? Parang pagsubok talaga yun. Kung mag-inakaw ako, charot. Kaya kong bilhin yan. Masaya na ako. Parang nanalo sa loto. Yun, inireport nung babae sa kabala. O, diba? Tama ako. Yung kinakato ko kanina, yun. Yun yung room. Parang hindi ako na-sure. Pero dun sa line na yun siya nagturo eh. Ay, yung mga kahilera niyang room, vacant yun. Walang naka-check-in. Kaya, sinabi kong ganun na nangyari. Ayan. Yan yung kwento. Yan yung actual na pangyayari. At, sana nasiyahan kayo at marami kayong natutunan sa karanasan ko. At hayaan nyo, kapag may mga ganda naman ako at mga kakaibang karanasan, ikikwento ko ulit sa inyo. Bye-bye! Shabbat shalom!